shout out Joel Starlight. Hello between, it's me Joel, and welcome back to my channel Joel Starlight. And now magandang magandang umaga sa inyong lahat dyan, and of course shout out sa aking kaibigan na si Roldan Arenas from Pampanga, dahil magkamukha daw kami ng shoes yung binili sa akin ng isang friend ko. Sa last video ko, napakita ko yon yung World Balance na shoes na binili sa akin. So magkaparehas daw kami. Kaya kamusta kayo dyan sa mga taga Pampanga? And of course, yan, this morning, ginawa ko itong video na to just to show o ipakita sa inyo kung paano ba magluto ng pork steak. So Filipino style pork steak siya. At dahil yung i-request ng ating kasama sa bahay ng senior citizens, of course, ang aking lola, na si Lola Estela, dahil yan daw ang kanyang gustong ulam today, ang pork steak. Kaya later on, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga ingredients at kung paano ba ito iluto. Kaya sanahin niyo ako, guys. Let's go, kaya magluto na tayo. At ayun na nga, guys. So ready na tayo para magluto ng ating Filipino-style pork steak. So ito yung mga ingredients natin. So ipapakita ko. So syempre, yung pinaka-main core natin, which is yung pork chop. Wow! Pork chop, kailangan natin yan. And then, meron din tayong onion. And after nyan, meron din tayong garlic. Tapos dahon ng lawler o yung bay leaf. Tapos healing green. Tapos paminta. And then, of course, yung mababasarap. Kalamansi. Yeah. So, yung kalamansi natin. Optional naman to. Kung walang kalamansi, pwede natin. And of course, magamit din tayo dyan ng toyo. Come on! Toyo, guys. So, ready na tayo magluto ng ating pork steak. Okay, so eto na nga yung procedure. Eh, eto nga muna yung gagawin nating procedure. Kasi ako pa nagluluto ako ng pork steak, hindi ako nag-direct na diretso prito yung pork. Ang ginagawa ko, pinapakuluan ko muna siya sa mga ingredients ko. So yung pork chop natin, lalagyan natin siya prito sa mahiwagat at sila. Papakuluan lang natin siya para maliit yung mga ingredients niya. So medyo madami siya. Kung sinap ko yung pork chop kasi medyo malaki dahil hindi kakasya dun sa ating kuluan. Yan. Then, ilalagay mo na dyan yung mga ingredients. Yung bawang. Yan, ito siya. Bawang. And then yung, syempre konting sibuyas mo na pampakulo lang. Para manuot yung lasa niya. Okay? Then, ilalagay na rin natin dyan yung dahon ng lawler, yung bay leaf. Yan. Okay, yung sealing natin na green, optional lang, kaya depende sa inyo kung gusto niya siyang ilagay or hindi. So, syempre, hindi ko muna siya ilalagay dahil mamaya siya kapag yung ipapride pa kasi natin ulit yung ating pork. And then, yung ating paminta. So, mas maganda kung crack. Okay, dad. Optional naman na sa inyo kung durog or buo. Pero ako kasi gusto ko crack. Yan. Then, lalagyan natin siya ng toyo tsaka kalamansi. Yan. Para medyo mas masarap yung ating pork steak. Sarap ba yan? Yan. Okay. So, dali mamaya tikman mo ito, ha? Yan. Yan, so, andyan na nga yung ating mga ingredients. So, meron na siyang paminta, lahat-lahat na, kalamansi, toyo, and yan. So, kukuluan natin siya ng very, very light. So, ako kasi pinapakuluan ko siya ng mga 15 to 20 minutes para naman manuot yung ating, o lumambot-lambot yung ating pork. Para mas masarap pag pinilito natin siya, mas nanunuot yung lasa ng ating mga ingredients. Okay, so ready na tayo magpakulo, guys. Okay, guys. So, nilagyan ko siya ng konting water para naman sa pagpapakulo niya. So, eto. Pakulo na tayo. So, hintayin lang natin yung mga 15 to 20 minutes. Then, after noon, nanguin natin siya. Tapos, ipipirito natin yung pork para mas masarap. So, papakita ko rin sa inyo kung paano siya. So, guys, eto na nga nahango na natin sa ating yung pork na sa ating pinagpakuloan. Siyempre, yung pinagpakuloan na yun yung gagawin natin sauce later on. Pero bago yan, ipapry muna natin ito. Yeah! Ipaprito muna natin siya para mas masarap yung ating pork steak. And of course, aside from dun sa sibuyas na hiniwa natin kanina pang sama dun sa pakulo, meron din akong hiniwang sibuyas para naman dito sa ating pang tinali sa ipapry natin. So, eto siya. So, slice natin yung sibuyas na siya sa spear, British spear, or sa pabilog na hiwa. And of course, magpiprito na tayo ng ating
apple. Siyempre gamit natin dyan, mantika. Okay. Ayan. So, eto na nga. So, medyo naulit na yung ating kawali. Kaya, dito na tayo guys. So, eto na nga. Guys, eto na nga. Nagpipilito na nga ako. So, pumupunta ko sa kaya medyo malayo ako. So, ipipi ko lang natin siya sa medyo mababang temperature ng apoy. So, medium lang yung apoy natin dapat, no? So, may size nga yung apoy. Medium. Kaya, eto na, nakipirito na ako. So, syempre, later on, magbigisa pa tayo yung pangkin natin. Yan, so, malapit na tayo ngayon magluto. Magkirito na ako yung pork. So, ingat-ingat lang kasi medyo makalansip siya. Kaya, yan. So, kaya, syempre, dapat dito tayo. Ingat-ingat din. Baka matalsigan tayo. Kaya, kailangan matalsigan ako sa mukha. Ang nakasya. Yan, guys. So, syempre, ano lang naman tayo. So, medyo malapit na maluto. At kapag malapit na maluto, papakita sa inyo yung finished product. So, ayan. Tingin lang kayo dyan kasi medyo matalsig siya. Matalansip. Kaya, matalsigan. Kaya medyo natasigyan ang kanina dito. Yan. So, ngayon guys, okay na yung ating pork. So, natrito na siya. Natrito na siya. Yan. So, ngayon, ang gagawin natin sa pinagirituan ng pork natin, magigirito rin natin yung hiniwakong sibuyas yung mga pabilog. Mas maganda kasi kung bilog-bilog siya para mas maganda presentable tingnan. So, depende naman sa inyo kung anong cut ang gusto nyong gawin. So, nasa inyo yun. So, ako kasi bilog yung prepared ko. So, medyo iluluto ko muna si guys ng half cook para naman medyo fresh. Papakulo ko sa. Yan. And then, yung pinagkukuluan natin kanina, ito yung magiging sauce natin. Ito siya. No? So, after natin i-trito yung sibuyas, ikalagay natin siya doon para naman medyo kumulo siya. And then, liyo ko rin natin yung pinaka-pos. So, natin half cook na siya. So, sorry natin siya. Yung ating sili kasi bukod sa dahon ng bay leaf ito nakakapagtabang ulit siya gusto ko kasi may sili green para mas masarap so konting kulo lang and then ilalagay na natin yung pork natin then after nun ready to serve na siya so ito na nga ready na tayo and then taste na natin siya ang dami-dami niya siguro dahil dun sa sili at saka dun sa bay leaf talaga. So, lalagyan ko lang siya ng teaspoon kalahati kasi wala akong kutsarita. So, kalahatin ko siya ng sugar lang. So, i-taste na. Pintin pa niya yung asin, yung alat, at saka yung nahahaluan ng konting tinis dahil nga dun sa ating 1 teaspoon na sugar. So, yan. Ito, guys. Okay. Yan. So, luto na nga yung ating Filipino style pork steak. Kaya, ito siya, guys. So, pakita ko sa inyo. Yan. Ayan. Perfect. Diba? So, yan. So, yan guys. So, yan yung isi-serve natin later on kay mother, kay lola, at andun si lola. Ayan. So, may sa may tricycle kasi nagbabalaha pa siya. Lulibangan nyo lang naman yung nagsusulitaryo siya. And then, eto na nga. Yan. So, maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking video at sa mga nanonood pa ng mga last videos ko. So, syempre, don't forget to click and subscribe. Ayan. So, yung notification bell dyan sa baba. I-click nyo yan. I-all nyo yan para updated kayo sa lahat ng drama ng aking buhay. Ayan. At dahil dyan, ito nga food na to. So, sana meron kayong konting natutunan kahit pa paano. Sa mga hindi pa marunong magluto dyan. So, pwede rin kayong mag-search sa YouTube. Pwede kayong mag-Google. At pwede kayong magpaturo. Ayan. Syempre,
eto lang yung procedure ko lang naman to. Sa sariling procedure ko lang din naman to. At sariling recipe. Kaya naman sana nag-enjoy kayo. At sana masarapan. Kaya guys, lagi niyong tatandaan na ang buhay natin ay simple lang. At kung meron kang gustong bilhin, bilhin mo yan. I-treat mo ang sarili mo, lalo na kung para sa pamilya mo yan. At huwag mong panghinayangan dahil yan naman ay kikitain at kikitain din naman natin yung mga gagastusin natin dyan. At i-enjoy din naman natin yan para sa atin. Yan, so kaya naman sa lahat ng mga subscriber ko dyan, ayan. So, kita-kita ulit tayo sa aking susunod na videos at sa lahat na hindi pa nagsusubscribe. Ayan, lalo pa na kung napanood po ito, mag-subscribe ka na. Click the notification bell. And of course, ayan, i-like, mag-comment ka. And then, mag-comment din kayo kung ano po yung gusto nyong gawin kong content sa aking next video. Kaya guys, maraming salamat sa inyong lahat. See you next my video. Bye-bye. Once again, it's me, Joel, and this is my channel, Joel Star Vlogs.